Mitch, sorry. Di kita nasamahan kumain. Tinapos ko yung project sa science eh. For submission na pala yun. Ikaw naman kasi, lagi kang last minute. Ang dami din kasing kailangan ipasa sa ibang subjects. Yung mga teachers natin, kung magbigay naman kasi ng projects, sabay-sabay. Oo nga, hindi lang sabay-sabay, sunod-sunod. Parang hindi ka pa nakakahinga, may for submission na naman. Bea, nakakain ka ba? Oo. Ang haba nga ng pila sa kantin kanina. Mabuti na lang, mahaba pa yung break natin. Oo nga, isang oras pa pala tayo maghihintay sa susunod na klase. Laro tayo para malibang? Ano tayo? Grade school? Parang ewan naman to. Laro nga tayo. Anong laro? Piko, ganyan. Paloko naman to. Siyempre, hindi. Truth or dare? Ay, sige. Gusto ko yan. Ikaw muna. Truth or dare? Truth. Totoo ba naging boyfriend mo si Tom? Yung varsity player ng basketball? Siyempre, hindi. Kung naging boyfriend ko yun, sana nalaman mo. Tsaka, hindi ko type yun, no? Nayayabangan ako. Palibasa, MVP taon-taon. Oh, ikaw naman. Truth or dare? Dare, para exciting. I dare you. Yung pangatlong friend request mo sa FB, i-accept mo. Di nga. Oo nga. Nag-dare ka, di ba? Kaya kailangan mong gawin. Sige na nga. Sino kaya ang pangatlong... Oh my God. Matingin! Matingin! Ay, lalaki girl, swerte mo nga. Ang pogi, oh. Kahit na, hindi ko nga kilala to. Kaya hindi ko i-accept. Swerte niya, accept mo na. Ay, kung sino ka man, pikit mata na kitang i-accept. Mitch, uwi ka na? Oh, Bea, ikaw. Pauwi na rin. Sabay na tayo maglakad papuntang sakayan. Oo naman. Ay, sandali, check ko lang yung phone ko. Kanina pa nagbabibrate sa klase. Kaya palang likot-likot mo sa upuan, ha? Sa susunod kasi, huwag mong ilagay ang telepono mo sa bulsa mo kapag may klase. Ilagay mo sa bag mo. Nakalimutan kong ilagay sa bag eh. Oh, may nag-message. Hi daw. Sino kaya? Patingin nga. Yan yung Patrick. Yung friend request na inaccept mo kaninang recess. Ha? Diba? Naglaro tayo ng truth or dare. I dared you na i-accept yung pangatlong friend request mo. At siya yun. Naalala ko na. Oo nga. Bilis naman nito. May pag-hi agad. Halika na nga, lakad na tayo. Hindi ka magre-reply? Hindi. Uy, accept friend request lang naman ang dare mo, ha? Wala sa usapan na kailangan kong mag-reply sa kanya. Talaga? Pag-iisipan ko pala. Good morning, Mitch! Hi, Bea! Grabe yung assignment natin sa math. Hindi ako pinatulog. Ang hirap-hirap. Akala ko naman, si Patrick ang hindi nagpatulog sa'yo. Siya din. Ha? Totoo ba? OMG! Nag-reply ka? Arte-arte ka pang hindi mo kilala. Well, magkakilala na kami. Bea, tingnan mo. Tingnan mo itong mukha niya sa profile picture niya. Anong first impression niya? Tahimik? Pareho tayo. Yan din ang first impression ko sa kanya, pero mali tayong dalawa. Oh, madaldal siya? Sobra. Pero yung daldal niya hindi nakakairita. Ang sarap niyang kausap kasi. Siguro madami lang kami pinagkapareho. Basta gusto ko siyang kausap. Hindi ko naman inaasahan yan, be. Ang bilis ng mga pangyayari. Ako din naman eh. Pasok ko tayo sa classroom, baka malit pa tayo. Uy, Bea! Ang tagal mong absent. Namiss kita sobra. I know, right? Magaling ka na? Actually, tatlong araw na ako magaling. Pero dahil isang linggo naman yung medical certificate ko, sinulit ko na. Grabe naman. Uy, pakopya ako ng notes mo, ha? Sure. Teka. Bakit ang ganda-ganda ng ngiti mo? Anong bago sa inyo ni Patrick? Nag-video call na kami. Talaga ba? Kumusta?
mas masaya. Ang gwapo niya, G. Alam mo, kunwari, pinaplano ko matulog na maaga. Kapag nag-high siya, nauwi sa umaga na yung tulong ko. Bakit? Kasi, di high siya. Tapos reply ako. Tapos kwentuhan na nagpakahaba-haba kung ano-ano na lang pinag-uusapan namin. Tapos video call na. Tapos tumitilaok na yung manok ng kapitbahay dahil umaga na pala. Buti, hindi ko nahuli ng nanay mo. Di pa naman. Kapag nahuli ako, confiscated itong cellphone ko sigurado. Uy, ikaw ha, kwentuhan mo pa ako ulit mama yung break time ha. Video call natin, gusto mo? Gusto ko yan! Sige, later. Hi, Patrick! Hello. Hi, Mitch. Nasa school ka? Oo. Alam kong wala kang pasok ngayon dahil Foundation Day. Saka may papakilala ako sa'yo. Talaga? Sino? Si Bea, best friend ko. Oh, hi, Bea. Hi, Patrick! Uy, lagi kong kinukwento sa akin ni Mitch. Maganda naman ba yung kinukwento niya? Tungkol sa'yo? Ay, oo. Sabi niya... Hep, hep. Tama na. Baka kung ano pa masabi mo dyan. Bye, Patrick! Oh, bye, Mitch! Bye! Bea, ingat kayo pag-uwi later, ha? Sa wakas, tagal mo namang lumabas? Sorry, nahirapan ako sa last part ng exam, Mitch! Nahirap nga. Parang kalahati ng exam, hindi naman natin pinag-aralan. Pero pinag-aralan naman natin talaga, di ba? Di lang natin maalala. Buti nga, tapos na. Last day na ng finals today, makahinga na tayo. Oo nga eh. Tapos na ang grand finals. O ano, celebrate naman tayo. Ngayon, blinded na ako eh. Bukas, tamang-tama, Sabado. Kita tayo sa mall after lunch, G? G! Hello, Bea. Nandito na ako. Malapit ka na? Naku, Michi. Malilate ako, ha? Pinagbabantay ako ng tindahan ng nanay ko, eh. May pinuntahan lang daw saglit. Pagdating niya, susunod ako agad. Siguraduhin mo, ha? Oo, promise. Bea, ano na naman nakalimutan mong sabihin? Hi, Bea. Ay, sorry, Patrick. Kakatawag lang kasi ni Mitch. Magkikita kasi kami. Saan? Dito lang sa mall. Ang lapit ng bahay ko dyan. Bis lang ako. Puntahan kita para may kasama ka habang hinihintay mo si Bea. See you? See you. Hey, Mitch. Patrick? Hi. milk tea? Yes, umorder din ako. Kanina ka pa? Kung alam kong ganyan ka kagwapo sa personal, kahapon pa lang, dito na. Ha? Sabi ko, hindi naman, kakarating ko lang din. Si Bea, malapit na? Dapat, baka maya-maya. Bakit hawak ka ng hawak sa pisngi mo? May masakit ba sa'yo? Ah, wala, parang ang init ng cheeks ko lang. Weird. Baka naiinitan ka lang. Halika dito, sa tabi ko, mas malamig. Okay. Uy, salamat sa pagsama sa akin, ha? You're welcome. Dito na tayo mag-dinner sa mall, ha? Gusto kitang dalhin sa paborito kong restaurant. Sige. Parang ang sasarap lahat. Nahirapan ako mag-decide. Pwede ikaw na lang mag-order? Siguro let's start with clam chowder soup, tapos Caesar salad and baked mussels. Itong pork chop na to, seasoned and breaded lang pero sobrang sarap. We'll have this with plain rice, white rice, any dessert, strawberry shortcake. Ayan, kumpleto na ang hapunan natin. Galing mo naman mag-order, kabisado mo yung masasarap. Kailangan eh, may secret ako. Ano yun? Kami ang may-ari ng restaurant na to. Sinet up ng parents ko tapos minamanage ng sister ko. Kaya pala. Grabe, busog na busog ako. Salamat ulit sa libre ha.
Buti na lang, malayong nilakad natin papuntang Sakayan. Natagtag ako ng konti. Ikaw eh, ayaw mo pa kasing ihatid kita. Ang lapit lang ng bahay nyo, sandali lang yan eh, drive oh. Huwag na, mabala ka pa eh. Di naman, kesa naman nakapila ka. Ang haba ng pila oh, dulong-dulo ka pa. Okay lang, ano ka ba? Sanay naman akong pumila. Araw-araw kaya ako nag-jeep. Iwan mo na ako. Gagabihin ka na masyado, saka usok dito. It's okay, maaga pa naman. Hintayin muna kitang makasakay. Oo, kanina pa. Nakalimutan pala kitang i-message. Sorry. Okay lang. Bea! Mitch! Sorry ha! Di na ako nakahabol! Galit ka? Hindi! Ay, salamat naman! Di ka naman malungkot na mag-isa kang maghapon? Hindi naman ako mag-isa eh! Oh my gosh! Nagkita kayo ni Patrick? Yes, my friend! Sa totoo lang, sa sobrang saya ko nakalimutan kung hindi mo ako siniput. Patrick saved the day! Grabe, Bea! Habang kasama ko siya, hindi ko man lang tinitingnan yung phone ko. Siya lang ang sentro ng mundo ko. Nasad lang ako ng slide. Bakit? Kasi hindi naman planado na magkikita kami. Hindi ako ready, be. Kung nalaman ko lang, sana sinuot ko yung dress na gandang-ganda lahat sa akin kapag suot ko. Sana kinapalan ko pa ng konti yung blush on ko. Sana nag-lipstick ako. Sana dinagdagan ko yung pabango ko. Okay lang yan, girl. Siya naman. Kumusta? Gwapo rin in person? Oo, be! Di naman siya artista pero starstruck ako. Matangkad, halatang nag-workout, ang ayos mo na may tapabango. Perfect match kayo, girl! Sige, babay na, Bea. Matutulog na ako. Matutulog ng nakangiti at aasang itutuloy ng panaginip ko yung unplanned date namin ni Patrick kahapon. Go, girl! Push! Bye! Bye! Uy, Bea, tuloy ka. Inutusan ako ng nanay sa palengke. Dahil on the way naman ang bahay nyo. Naisipan kong dumaan saglit. Uy, Mitch. Okay kayo ni Patrick? Parang wala kang masyadong kwento late. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!